What's up, mga brodies? Ako nga pala si Elden. Ako pala si Joseph. Ako naman si Game. Let's go! At kami ang Philo Insiders. Oh, papatagalin pa ba natin to? Wag! Pero patagalin natin. Hindi, para tumagal sa vlog, 8 minutes. Hindi, kasi hindi expected to eh. Biglaan. Okay, kung biglaan ka, may expected tayo na interview ngayon. Doon tayo sanay eh. Biglaan. Hindi, tsaka hindi rin alam ng mga tao to eh. Alin? Alin yan? Hindi ko rin natin. Hindi ko rin alam eh. Siyempre, kakonti lang yung nakakaalam siguro nito. Cobra konti lang. Dito sa Philo Insider. Hindi nila alam. Siguro na panood na nila dati sa mga previous vlogs ni Coach. Pero, syempre maraming nadagdag na mga subscribers tapos mga fans na hindi nakakaalam nito. So, exclusive lang sa atin to? Syempre, parang kay Kuya Richard lang yan. Di ba, di nila alam kung ano yung sinabi ni Kuya Billy tsaka ni Kuya Pink kay Richard. Ito. Pero dahil nirelease natin yung last vlog, dito lang nalabas yung sa Philo Insider. Exclusive. Ano, tawagin na natin? Hindi. Tawagin natin. Sino? Yung una, hindi na nila. Yung una, tawagin natin. Tawagin natin kasi nakakayaan mo ko tayo magpakilala. Hindi, saka isang tayo si Malaki. Usog tayo. Malalaki. Hindi na, ako na. Ayun na! Balita ko, may reunion kayo mga ano baby friends mo. Nahiya ka ba sa akin? Nahiya ka sa akin. Coach, di niya alam paano magre-react. Stars to na ako, Coach. Ay, guys, si Coach Mab sa mga di nakakilala. Guys, follow niyo yung ano, subscribe yung channel niya para magkaroon ng subscribers. Tulungan niyo sa mga merch niya. First time mo ba sa Philo Insider? First time mo ba? Pangalawa. Ayaw nga pala, yung una muna. Tama. Pero Coach, di mo ba napansin nun yung last na setup natin, dami nagreklamo, ma-echo daw? Ako nagsabi sa'yo nun, ma-echo, pero tinuloy mo. Tuloy natin! Pero yung kada vlog natin, paganda na paganda. Paganda na paganda! Di mo yung setup natin ngayon? Hi guys! Meron nga pala tayong ano? Ha? Tino shirts! Yan! Tsaka ano, mga maduming bola. Kasi nagigin sa'yo. Eh, susunod tayo mas kosa yan, spalding ha? Uy! Hindi, tawagin natin yung mga bisita natin kasi kailangan nila mo. Ikaw dapat magpakila! Kailangan nila mo eh. Oo, oo, pawin na agad! Hindi, joke na lang! Risk it na lang! Huwag na mag-sing! Guys, baka pa! Hindi, guys! Dito sa Philo Insider nila Joseph ngayon. Gusto natin ipakilala yung dalawang naging teammate ko ng high school. Actually, gusto namin sana magkaroon ng reunion na kompleto. Pero, syempre mga busy. Pero, masaya ako na nabigyan ng time na itong dalawa na to yung pagpunta dito. Kasi malayo guys, kahit papano from Manila. Pero, andito sila ngayon. Kaya, isang karangalan guys. Na nandito sila. Pakilala natin! Syempre, unang-una, Mike Tolomia. Yeah! Mike Tolomia! Uy, varsity! Varsity! Saka, pangalawa, walang iba, syempre, ng isang rin teammate sa FEU na napakalaki nito eh. Okay. Mga ano po rin dito yan? 13 years old pa lang, 6'5 na. Well! Hindi nung paglabas ng bata, ganyan naka-roll. Haba yun na natin. And then everybody, Russell Escoto! Kasi guys, hindi ito tungkol sa team natin na nakikilala yun sa vlog. Pero ito yung siguro masabi kong history kung sino yung mga dati kong kasama. Nasa na sila ngayon. Hindi nila alam yun eh. Pakita natin yung picture nyo ito. Yun. Walang pa eh. Walang pa eh. Oh, yeah. Yung picture na yan, sama natin si Ian Sangalang, si Dexter Maikes. Okay na, wala na. Ayun lang. Nagin lang. Huwag natin para isa. Huwag na. Si Miko yan. Teammate din natin yan ng high school. So yung picture na yan, gusto sana namin yung makumpleto. Pero baka mahirapan kasi busy yung mga tao na nandyan. Puro naging successful na talaga. Pero we're hoping na game ba kayo? Oh. Pero coach, malay mo! Dito yung makumpleto, di ba? Dito makumpleto sa video. Malay mo, di ba? Kaya ikaw-all out ko na kayo, guys. Philo Insider first. Meron mga tanong nyo? Ito na. Eh, syempre, kamusta po po na yung mga buhay-buhay natin? Si Idol Russell muna. Ayan. So, kamusta yung buhay-buhay natin? Nakasaya lang pala. Tampo! Tampo! Ayun na po! Next ka na lang, may short ko naman. Wait lang, takpan ko lang, nakikita kasi. Nakikita
Nakikita si Mr. Tulong yun. Nakikita si Mr. Tulong. Pero parang may kulang eh, parang kulang na sapatos, wala tayong sapatos, no? Baka sa 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 Phenomenal Soul. Phenomenal Soul. Lumabas. Alam niyo mako-call out eh, lumabas. Pero kung sa Dauras yung sabi ni Coach Boy Boy po natin. Ayun, okay naman. Nasa ano ngayon ang team ng Magnolia. Ayun guys, please support Magnolia Timplado sa chat. Ayun. Tsaka may vlog si Russell. Oh yes! Nag-vlog na. Ay, sabi mo, ito yung channel. Ito yung channel ko. Mike, sorry. Tinakpan pa! Tinakpan pa! Dito sa channel ni Russell, makikita nyo, syempre kung yung isa sa mga idol nyo nasa Magnolia, makikita nyo sa mga vlog ni Russell kasi pinapakita yung behind the scenes sa mga yes. training nila sa Magnolia. Training namin, yes. Tapos yung about sa akin, kung ano yung mga activities ko, tsaka ano yung mga hilig ko. Ayun. Pareho kami ni Mab na nagbubully yun. Yeah. Pakita ko rin yung mga bully. Bullies ko. Ayun. Kina subscriber ka na, Russell? Magano na, rug 200k na eh. Yo! Yeah! Subscribe kayo, mamimigay ako ng limang ano, limang Magnolia niya. Namigay ng limang bullies! Bumigay na mo ng limang mga jersey permado ng mga player. Yun! Guys! Subscribe na kayo kay Russell sa vlog niya. Mamimili siya ng lima dun sa mga magsasubscribe. Bagbigyan niya daw ng jersey ng Magnolia na pirmado ng mga players. Yun. Totoo yan? Oh, syempre. Totoo yan. Nakalapit na eh. Kasi ano na, ilan na ba ako? 1,700 subscribers. 98,000 na lang ko lang eh. 98,300 na lang. 100,000. Pero seryoso yung 100,000. Hindi, pa 100,000 tulungan natin sa 100,000. Subscribe na tayo. Promise nyo yun ha. Kasi tinatag ko lagi. Hindi nare-repost. Okay, Restore. Doon sa mga umiidolo kay Mike tsaka kay Russell. Oh Mike, ako magtatanong sa'yo. Oh, sige. Ano nga yung tanong mo? Kamusta ang buhay ko, Mike? Kamusta ang buhay ni Mike? Ayun, okay lang. Sa Converge ako ngayon na naglalaro. Lahat ng fans ng Converge, thank you sa suporta niya. Ganun ka kay Mike? Ano yan? Ganito ka. Yung globe. Malik! Ganito yung ginawa ko eh. Ganun. Ano ba internet niyo dito? Convert. Pupunta siya lagi ng Angeles, Pampanga, di ba? Sino ba naman ako para bisitahin ng isang... Eh, nagpapinig ka na! Bukod sa'yo! Bukod sa'yo! Pasmado yung mulo ko! Pasmado yung bibig ko! Pasmado ka! Walang sabugbog ka! Di ba yung ito? Bring ka lang si Mike. Di ba po ito kasi kay Mike Tosino? Nagpapakondisyon ako dito kay Coach. Ano ka ba? Ano kondisyon ko? Ubalin ko yung mood mo. Boss Raymar, ko yung mata mo. Oh guys, ha, Phenomenal Soul, baka naman, size 13. Size 12. So, pinakalaw na kanina pa, Phenomenal, soul, Phenomenal Soul daw. Eh, ito pala, Phenomenal Soul! Kira! Teammate ko sila nung FEU days, mga 2007-2008. Anong season ng UAP yun? Season 71 ata? 78. Anong 78? 80 years pala ng FEU nung may 80 sa jersey natin nun. Oo. 70...
Basta line of 7 eh. Line of 7. So 2007-2008 teammate kami nun. Doon namin nakasama si Ian Sanggalang, Dexter Magis. Si Dexter nag-PBA din yun. So happy ako na na-reach sila yung... Siyempre nung nasa high school kami, yun naman talaga yung pangarap ng lahat kahit naman yung mga amateur players ngayon, makatuntong ng PBA. So ngayon nandiyan na sila sa PBA, si Mike at saka si Russell. Andito ko ngayon sa tabi nila na magkakasama pa rin kami. Nakakatuwa sa feeling, di ba? Meron tayong kaibigan na nakatuntong doon sa highest level of basketball na Pilipinas. Pasok mo ako Pasok ka? Kulang na ball boy sa akin. Oh, bukas na gabi na eh. Bukas na. Tabi commissioner ng ball. Pero mga idol nung time sa FEU, may mga pinaka-idol din ba kayo na time na yun? Or bukod sa sarili nyo? Parang ano, parang di ba, kayo, nasa FEU kayo. Mm. Kanino kayo parang nahirapan or lagi nyo na pag-uusapan na ka-batch nyo na ibang school? Kunyari, parang, kunyari si coach na sa kabilang school siya, siya yung pinag-uusapan. Parang ganun. Pero sino yung start namin na nahirapan kayo? Laging naka-batch namin. Mm. Mm. Or nakalaro yung time na yun? Sila Wami, no? Ateneo. Ateneo. Kasi yun yung naka-final kalaban namin sa finals. Kalaban namin yung championship. Kiefer, sila Pesumal. Wami, Pesumal. Yun. Pesumal talaga. Kasi parang isang beses na mata natin sila natalo, no? Second round ba? First round. Isang beses na. Tapos lahat, talo na kami hanggang finals. Actually, nung before tayo pumasok ng championship, twice to beat yung Lasal nun. Hindi na namin akalain eh. Pero siyempre, pag andun ka na talagang laban-laban na yun eh, di ba? Kahit na sabi natin underdog ka, at the same time, di mo na rin dapat iniisip yun eh. So, laro lang iniisip namin nun. Hindi namin akalain, nakalusot kami doon twice to beat na Lasal. Dalawang beses nyo tinalo. Oo. Tapos, sinubusin na yun lang, nag-ala big man to si Mab. Nakita mo, Aben under sa paint. Di ba kasi ako nag-vlog nun eh, kung nag-vlog na tayo nun, no? Pag-pink! Sining nag-aben under sa paint? Pag-pink si Mab yung bantay si Capasyo. Inak-in-under ko si Capasyo, 6'4 ata. 6'4, 6'4. Diba, at saka big man laro ni Queen Capasyo, no? Nung time na yun, nag-up-in-under ganun, no? Pag fake ko nun, tumalon siya eh. Tumalon. Pag talon niya, binihit ko sa kabila. Dinukot kong ganun. Pag-dumukot ko sa... 3 days na na-tectos eh. Na-tectos 3 days. Pag-shoot, crucial yun eh. Crucial yun. Ano ano score nun? Palamang-palamang. All scoring yun. All two. Pero may ginawa sila. Meron tong ginawa ng kalaban din na, ay, finals na ginawa yun. Pag merong teamy tayo na si Managelo Dara, mira 3 points, na follow-up dunk mo. Grobe to. Ay, grobe. Iba, dumadunk na yan. Na follow-up dunk niya in-game talaga. Hindi, nung finals sa akin yun. Dalawa. Hindi ka dumadunk. Hindi, pinoter ka sa inyo. Akala nila talaga mag-floater ko, kapos din nila. Hindi, kay Russell yan. Yun, si Russell din ang player. So, assist pala yun? Assist yun. Dalawa yun. Hindi nga itatanong, guys. Guys, hindi nga itatanong. Nung pagpasok kay FEU, nauna kasi ako sa dalawa na tayo. Pero same summer kami pumasok. Nauna ako sa kay Mike siguro mga 1 month. Kay Russell, nauna ako ng mga weeks. So, nung time na yun. Nauna ka eh. Hindi, nauna ka. Ano na ako? Parang 1 week ka nauna sa akin. So pagpasok na ni... Hindi ka naman kasi nagpa-practice eh. Diretso laro sa laro. Hugod na kami ni Ian Sanggalang tsaka ni Dexter eh. Oh, hugod sila taga Pampanga to eh. Angeles Pampanga si Ian taga saan? Lubao. Lubao, si Dexter. Guagua. Taga Guagua. So puro taga Pampanga. So nung may 1 game kami, sabi meron daw yung mga bagong big man. 13 years old siya noon, 6'5 na height niya. Dumam siya dun sa warm-up. Siyempre... 30. Sa high school mo, dumadang pa masyari. 13 years old, sumalpa. So, syempre, nakakagulat yun. Tapos, after few weeks, ganda ng laro ko noon. First time ako, dumating tong low ko na to. Na second five ako. siya may kasalanan. Sabi ko, malapit na mag-start, magpapasokan na eh, okay na eh. Hindi, naging first five ko naman. First five pa rin siya nung season. Oo, Siyempre, nung time na yun, siyempre, nasa second five tayo. Ang mindset ko nung kasama ko si Papa palagi. Siyempre, imbis na magmukmuk, work hard talaga kami. Tinrabaho talaga namin na kahit pa paano, magkaroon tayo ng playing time kasi hindi naman pwedeng magmukmuk lang, di ba? Hindi naman pwedeng, oh, may dumating na magaling. Ano ba yan? Gumumuk. Hindi naman pwedeng ganun. So, every after practice natin ng FEU, pag uwi, darating kami sa bahay mga 8 p.m.
ensayo kami ni Papa 8 to 10 PM. Yun naging routine ko dahil sa pagdating ni Mike, na-challenge ako. Siyempre, hindi naman pwedeng hayaan ko na lang yung spot ko. Pero totoo yun, talagang tinatrabaho namin ni Papa nun. So, pero kung di ka dumating nun, sinisisi talaga. Sinisisi talaga. Hindi dumating, alas 8 ba? So, sama-sama ka na nun. Masama ka nun. Wait lang, kung hindi siya dumating, siguro nag-PBA siya. Oh! Oh! So, ikaw ay kasalanan. Okay, okay na ako, Kim. Tama yung sinabi ni Kuya Rasi, 8 PM pa lang tulog ka na dapat eh. Eh baka tumagal ba? Eh hindi tulog kami. Hindi siya tinutulog ng hari, nag-ensayo. Oo, ilaga. Tatawa si Kim, kung di ka dumating, 8 PM tulog na ako. Kasi hindi na ako kailangan maghanda eh. Kaya rin pala late siya lagi sa school. Oo. Kasi nag-ensayo pa ako sa gabi. Delay talaga yan kasi 8 PM practice. 8 yung pasok natin, pumapasok siya alas 12. Wala na late na ako yun. Nalilate talaga siya? Oo, nalilate. Pasok na. Ano ba, diretso clinic yun? Tulog. Pagdating sa clinic, tulog mga 30 minutes, darating yung bus, punta namin Manila. Kasi sa Manila yung ensayo namin. So yun yung naging, personally, yun talaga. Pero Mike, na-challenge talaga ako nung dumating ka. Kasi, De, pero iba kasi, kahit sa scrimmage kami, competitive kami nung time na yun. Competitive kami sa scrimmage. So, pero, si, ano, Mike? Kasi batak na siya. Siya yung batak na. Oo, kargadurata to dati. Batak na siya nun. Tarang yung hindi kasi wala namang, sa height ko, wala namang ibang parang, kundi talaga mag, pakabatak eh, kasi hindi naman tayo parang 6'5 eh. Na kahit na kumain buong araw, talagang bibigyan ng kontrata eh. Pero hard worker din si Russell. Sobrang ano lang talaga to, sobrang makulit lang off court. Diba? Di, uy. Seryoso ko. Oo, alam tama. Next session. Pero hindi, pero ito yung time na yun. Nasabi nyo kasi, diba, competitive kayo sa isa't isa. Tapos umabot kayo sa point na parang, yun nga, hard, ano na, going hard kayo palagi. Parang sa ngayon kung titingnan niyo, may chance bang makapasok si coach sa PBA? Parang yung tanong ng video. Hindi, marami kasi naiinis ako eh pag may sabi wala naman yun, hindi naman talaga PBA caliber si coach. Eh. Siguro kung yung nag-college siya muna. Kung nakapag-college siya ng UAP school. Siguro sa tingin ko parang medyo maaga lang siya na stop kasi. Kasi kaya niya pa eh. Kaya talaga. Oo, kasi kaya sila, niya. Kasi din sila. Bago ka naman mag-PBA muna, dapat mag-college ka muna. So, sa tingin ko, yun yung na-miss niya. Afternoon parang... Pero skin-wise talaga. Skin-wise. Oh. Siya yung pinaka... Nung time namin na yun, kami parang nag-i-improve pa eh. Siya parang kompleto na siya eh. Kompleto na yung skill set niya. Tsaka siya yung shooter sa atin nun, di ba? Shooter, tapos skin. Uy, uy! Huwag niya sabihin kasi yun eh! Ayan na. Alam na nila yun. Mara, joke. Sa yung favorite niya. Hindi ka makakalimutan yung favorite. Ano favorite? Stop jump. Sobrang bilis, tapos biglang titingin ng... Biglang pupulak na gano'n. Yun yung... Ayun ba yung point yun na? Oh, dito ka dito. Pero titira? Hindi, pero sa akin, sobrang bilis. Full speed. Full speed talaga. Tapos titingin siya. Alam mo na titira eh, pag gumanan yun. So, pag lagi yun siya kasama sa inside. Pag nakita mo na gumanan yun, alam mo na. Kung baga kay Lebron, di ba titingin sa rectus, biglang gaganon? Sa kanya gano'n naman. Sa kanya, free throw yun, free throw. Yun, doon siya pupulang. Fast break yun, di ba? Oo, bilis. Full speed, di ba? Kaganon. Yun. At so, patayin na siyang back out. Ito rin, pasmado! 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 Pasmado ka! Hindi siya buhakaw! Mas buhakaw to! Buhakaw, buhakaw! Huwag ka yun! At naiktanggol mo siya, ibig sabihin, totoo! Ito, bumalik sa akin yung sinabi ko eh! Eh, tara natin kay Russell! Oh! Russell, sino mas buhakaw sa akin? Mas buhakaw! Bakit? Taro, ano pasiyan mo? Pag yung tinanong mo, dalawang pasmado eh. Pag binasa mo pa, nagbinasa pa sa'yo, pag din na-shoot, magagalit! Minsan ko na lang pasas na, hindi mo pa i-shoot. Para nasa isip niya, sana pala tingira ko na eh. Yan nga. Pero siya yung pinauna-una. Yung ginagawa ni Richie Rivero. Ay wala. May gulong na yun. Iba yung ano, yung parang Pinoy step? Siya yun na. Siya yung una noon. Yan talaga yung Pinoy signature ni Mike, guys. Ang tawag namin sa kanya, Manu. Ginobi, di ba yun? Siya yun. Oh, yung half step, tapos may extra 2 steps. Oh. Yan talaga ginagawa lagi ni Mike. Laging tinatawagan ng traveling yan before, di ba? Ngayon hindi. Yeah. Pero ngayon pasok na yung move. Siya yun. Pero hindi. Nandang dati nakaka-shoot din yun. Pero may nakuha ko sa isang move. Kay Mab. Ako? nung high school. Nung pinapanood ko siya, sobrang bilis na kasi mag... Nalala mo pa yung move mo, yung in and out, tapos high cross over. Sobrang bilis na in and... Yun, nakuha ko sa atin. Kasi nakikita ko ang bilis na, no? Ang bilis. Nakalimutan mo na yun. Kasi sa kanya... So, hindi na ginagawa. Nakuha ko sa kanya yun.
Kasi ang bilis niyang ginagawa yun. Saka, di ba, lagi nilang tinatawag na carry yun. Hmm. Pero pag sobrang bilis mong gawin, hindi na tatawagan. Kaya madalas ako, di ba, lagi akong sinasabihin saan gumagalan ko. Yun, sa kanya ko nakuha. Tingnan mo, hindi makasagot. Nakalimutan niya eh. Hindi ko naman tinanong sa kanya, ginaya ko lang. ginaya ni Mike yung pang 30 na galaw ko. Kumbaga yung book na yun, marami pa. Naalala ko yung first 10 lang. Yeah, first 10. Para sa'yo, di pa naman masyadong important yung move na yun. Eh. So, siya yung ano, ay, ginaya niya. Yung ginaya mo pala yun, nag-BBA ka sana. Paano yun, guys? Siya ka gumagawa dun. Hindi niya tinuloy pag 30 daw eh. Pero, meron ako isang pagkakataon. Practice, minura ako ng coach natin si Coach Horacio. Ay, kaya naman yung nagmura yun. Hindi, minurang galit na galit. Shut up mo muna! Coach Horacio, hindi, alam mo bakit? Practice. Pagdaan ko ng screen. Nakita ko wide open. Tapos si Russell lang ang nag-iisa na kagano'n sa ilalim ng screen. Sabi ko, pwede kayo pull up eh. Sabi ko, babanggay. Na wide open, pwede kayo pull up ha. Pag ganun mo ng 3 points, so nakita ko si Russell, nakaganun oh. Bangga kami sa ere. Bangga kami, yung favorite mong ganun eh bro, bata ka, ano, action star ka eh. Yung pag ganun mo, babangga kang ganun, eh 6'5 to. Ganun kami sa ere. So magtala mo na sa pusod ka pala. Nasa tuhod lang. Kailan kaya ako darating sa taas? Pagbagsak ko, boom! Hindi ko alam kung naalala mo yun, binangga ako sa ere guys. Kasi syempre, pagbata, action star talaga yung tingin yun, diba? Ma-action talaga eh. So, yun yung isang memorable video na dito. Na-shoot mo naman eh. Pal pala ko noon. Paano magahingan na ganun na? na ganun lang. So, sa pagbaba mo nakaganun ka. Pero, sa sobrang lakas ng dating ko, yung katawan ni Russell pag sabay ko, nag-letter C. Gumano letter C. Pero naiwan pa yung kamay. Naiwan nga pa. Pero yun yung, ano, yun yung mga... Di mo makakalimutan. Di natin makakalimutan. Malimus. Pero di ba, Coach, di ba nag-insided sila kay Russell sa bahay na dati? Pero niya kami. Oo, lagi nagpupunta doon sa... O kaya magtanak siya ko, alam ko yun eh. Ikaw na kaya magkwento. Hindi tayo yung kailangan makaalam, sila. Sila. Nung pumupunta doon tayo doon, hindi pa siya tuli noon. Pinagbabalaki niya eh! Nagbabalaki niya. Papatingin niya. Hindi pa rin niya. Hindi pa rin. Masakit. Ah, bro, di next. Pero dati ba, paano kayo, siyempre, iba yung panahon ngayon sa panahon dati? Paano kayo mag-banding dati? Kasama yung, siyempre, yung closest friends nyo. Hindi, yung nalang banding, ito nga yung picture na yun. Mm. Sibi mo, punta kami SM, pasok kami Picture City, kami picture ko. Ang sila ka eh. Ano yung meron ka sa kita? Isa sa wallet eh. Oo, wallet na sa wallet na. Ito, Ross, meron ako, wait lang. Kunin ko lang. Hindi, kunin mo. Uy, grobe, nasa wallet pa rin. Nasa wallet niya. Guys, yung mga viewers natin, hindi ko alam kung na-try nyo yun, mga early 2000. Kapag pumunta kayo ng SM, tapos may Picture City pa. Ayan o, papapicture kayo guys, ito yun o. Ayan o. Vintage. Vintage. Yeah. Sa Facebook pa yun. Nasa Facebook yan. Kumakalat sa Facebook, alam yun eh. Ah, sa'yo ba yun? Ayan. Saan mo pinicture na, nag-upload? Oo, tapos yun yung parang tago mo yun. Scan, ganun. Bawain mo naman yung pare. Ayun, nakasulat sa video. Ayun pa rin. Oy, bumogi naman! Ay, bumogi mo. Nasaan mo naman shorts ko? Parang galing pang sabunan eh. Kani, hinaba na shorts eh. Iniklay ngayon. Yung shorts ko parang galing pang sabunan, no? Yung mga chinelas natin dito, mga tribu. Di ba yung mga tribu mo naman yun dati? Then ayan, nakagaling kang mga prom di kami. Oh my God. Sa SM yan dyan sa inyo. SM yun lang. Alam ko sabad dito eh. Parang walang practice. Weekend lang naman dahil lagi umuwi. Kanina. Ay, hindi ako. Ah, hindi ka sumasama. Kami nila Ilian, may case. Ako kasi minsan pala nag-umiyan kayo dun eh. Pero ako kasi weekend lang doon sa kanina. Kasi ito sa afternoon. Kuya ko sa Las Piñas. Oh, yun. Saturday kay Mama. Hindi kami nun. Yung ano. Eh, di ba, almost everyday din yun. Practice kami pagdating. Oo, tapos punta na sila sa bahay. Pag-uwi, yun. Tapos sa gabi, ligang labas pa, no? Oo, ligang labas. High school yun, ha? High school yun. Ligang labas, ha? Parang si Kuya Mel. Kuya Mel yung kasama namin lagi. Sigatan, yan. May alam mo, naalala ko dun, may sinuntok ako eh. Oh, sino naman sinuntok? Kasi sa kaya yung taulo mo. Violet. Sino kaya kay Mel yung mata
na ba? Yung lasal, lasal? Lasal. Eh, nakita ko, medyo malusog. Samos, samos? Hindi, hindi. Ginanon ko. Ah! Minura ko. Pinigilan ako. Na-stop yung, ano, na-stop yung laro. Kayo, medyo relax na kayo maglakad, no? Kami, para kami magnanakaw pag pupunta doon sa kwarto. Lolo, inay! Kasi inaya kami kay Lolo. Kay Daddy. Lahat ng moms na naka-experience sa Paranaque, walang hindi takot kay Daddy. Takot kami lang kay Daddy. Magnanakaw, ganun. Lalo nakating kayo. Oh, sino ka? Tapos pagdating ng umaga, sino ba nag-aanda ng pagkain? Si Mami? Si Mami. Meron kami, tag-iisa. Kanin, tsaka hotdog, oh, tsaka itlog. Oh. Ah, papunta ng, ano, ng fern, no? Oh, si Daddy. Naka-ganun ka? Naka-experience. Diretso, tapos atin tayo sa fern, di ba? Oo, tapos diretso tayo clinic. Clinic lahat. Pagod kami. Pare-pare ano ba, high school pa lang nursing na yung kinukuha ni Russell sa kanyo. Pag nene-nebulizer ako, di po ako makaya nebulizer. Inaas mo po ako. O kaya sa ano, hindi sa clinic, sa bookstore. Ah, ikaw yun, hindi ako nagtao. Nag-bookstore? May pinupuntaan sa bookstore. Ay, mapala ka lang naman. Bakit? Kukuha tayo ng papel, mag-exam tayo. Scantron. Oh, sa amin wala ako. Sa wala ako. Wala kayong mag-asama. Parang defensive ba? Hindi, sa akin wala ako. Meron tayong ginawa. Parang may trip na ginawa si Mom, nag-drive siya. Ang lalaki nilang sakay sa likod. Si Russell, si Ian, si Dexter, tapos ako yata sa harap. Or hindi, isa sa kanila sa harap sa likod ako. Yung dinrive mo kami sa sementeryo. Nalalamin, takot na takot si Russell tsaka si Dexter. Ayaw! Takot na takot yung dalawa. Lumiit! Ito. Sino pinaka maloko sa inyo? Sa grupo niyo, sino pinaka malakas mong trip? Wala good boy yung grupo namin yun. Parang wala. Sa picture, good boy. Seryoso ko? Ito, promise. Parang wala yun. Wala talaga. Pero makulit kami namin. Hindi kami nagtitrip sa isa't isa. Hindi kami ganun. Proto, hindi kami ganun. Isa mo naman yun, di ba? Bili na po kayo ng merch. Yeah! Meron din talaga, wala. Thanks kay Ma'am. Chasi Mike yung pinaka-original tayo. Si Mike yung original tayo sa may likod na kapaa. Original. High school, dumayo kami ng Batangas.
sa lupa, nakapaangin. Nasugbo, nasugbo. Pinusta namin yung walang kakainin pag natalo. Anong mangingisda yung kalaban namin yun, Noemel? Walang kakainin pag tinalo talaga. Oo, oh, mangingisda. Malay ba nung mangingisda na maging PBA player yung kalaban namin? Balikan nyo kaya. Baka di na kami maalala. Sino naman coach yung ano, pinakatahimik yung parang pinakasaryoso sa inyo, sa grupo niyo dati? Si Ian. Parang dead kid daw, parang ganun. Ian. Fed niyo yun, tahimik pa rin. Tahimik. Okay, parang ganun yung personality. Dito saka si Dexter. Pero may time si Dexter na makulit eh. Mm-hmm. Pero si Ian, Ian talaga tahimik. Si Dexter tahimik, tapos bigla kang sasapakin eh. Bigla kang mananap at me. Ano ba? Sino naman yung pinaka-emotional? Para matampuhin ka lang. Matampuhin niyo ako. And then, hindi ka matampuhin. Emotional lang. Ah, hindi rin. Ah, pag pinagalit ako nung coach. Ang dami. Sa Adamson. Pinayak ako. Pag pang pinayak ako. Hindi kasi ginayin ako nung ano eh. Tayong dalawa yata umiiyak nung pare. Do it pala eh. Do it. I'm going to go to the Blue Eagle. At saka hindi lang isang beses. Tapos pinagmumura ako sa dugout talaga. Lagi naman kasi lang, hindi ka naman mamasa. Pero nakabog kami finals. Oo, di ba? Points guard, points guard. Grabe yung ano, yung UAAP season na yun. Para sa amin, memorable. Ayun nun. Kasi hindi lang tayo expected na mag... Wala lang sa Latineo talaga. Yun yung pick mo coach na yung nagbababa ang bola. Parang nakagano'n yung picture mo. Ay, oo! Ito yung picture na yun. Nag-trending yung picture mo yun. Oo, oh, yung picture. Sayang nga wala tayo yung dati. Kung ngayon siguro yun, ang dami na. Ang picture. Oo, ang dami na. Dami nun. Hindi, tsaka naka-vlog yun. Kaya yung coach yung naka-vlog yun. Naka-vlog yun, sigurado. Huling-huling yung mga mura. Mura ng coach. Ano yun? Parang regular sa kanya yun. Normal sa kanya yun. Merienda yun. Practice namin 5 eh. Puta. Merienda namin. Merienda pala yun. Okay, guys. Nandito na ako sa Sambuanga. Bakit pinawi na ako ni coach? Eh, pinawi eh. Pero matatanong ko lang kay Mike ngayon, matatanong. Sino yung nag-recruit sa'yo na makapunta ka na FEU from Sambuanga? Noong high school. Oo, oh, noong high school. Si Coach Pardo, nalalam si Coach Tony Pardo. Oo. Oh, si teammate din kasi nag-Sambuanga din siya. Teammate din yung teammate din natin. Actually parang vlog nga yung ano sa amin dun eh, pag-scout sa amin. Kasi marami kaming players na pinapunta dun sa Sambuanga na pina-try out. Tapos naka-video kami, binibideoan kami ni Coach Tony Pardo na naglalaro. Tapos yun, sinend niya kay Coach Potit. Tapos si Coach Potit yung tumingin na kung sino-sino yung mga pwedeng... May kasama ka ba nun? Dapat. Marami akong kasama nun. Mga apat kami na tagay. Pero ikaw lang yung nakita ko natuloy. Ako lang yung natuloy. Kasi kumbaga, hindi ganun ka-interesado yung si Coach Potit nung time na yun eh. Kumbaga, kung sino lang yung gustong pumunta, welcome naman sila pumunta. Pero hindi siya yung magbibigay ng plane ticket sa amin. Eh ako, bumili ako ng plane ticket ko talaga. Kasi pupuntahan ko rin naman yung kuya ko kasi manonood ako ng game din niya sa PBA noon. So in short, pinuntahan ko, kumbaga, pagdating ko ulit ng Manila, parang tryout ulit sa akin yun. At saka, parang ibig pala sabihin nun, hindi sa'yo sinubo lahat na talaga. Hindi. Na talaga, eto na yung plane ticket mo, eto. Hindi, kasi yung ibang mga recruitment, ganun na eh. Diba? Parang pag gusto ka talaga, eto plane ticket mo. Alam mo na kagad, pagdating mo, kasi binigyan ka ng plane ticket, eh, kuha ka na. Yun, parang half-half lang. Kumbaga, gusto ka lang din makita. Sa pagpunta ko doon. Hindi pa committed. Oh. Eh di, guys, sobrang ganda pa nung na-experience si Mike na yun. Kasi doon yung makikita na sa pagpasok ni Mike doon sa FEU, dahil sa isang decision na yun, eh nasa PBA siya ngayon. So, hindi naman din pala 100% sure yung magpagpasok niya sa FEU. Siya rin bibili ng plane ticket niya, pero dahil sinugalan niya, eto yung resulta, nasa PBA ka ngayon, di ba? Oo. Pero kung ako sa'yo, hindi ka na tumuloy. First time, first time. Actually, pero actually kasi, nung pagdating ko, di ba kayo, nasa listahan kayo ng Team B? Oo. Yung iba may mga Team A na original, di ba? Ako nasa Team C ako nun. Unang dating ko, nasa Team C yung pangalan ko. Hanggang sa napunta ako sa B,
Tapos sila. Hindi kasi magaling talaga si Mike sa high school, di ba? Sa wakaw talaga. May sabayan loob. Sabayan loob. Kita nyo naman, nasa PB na kaya kayo. Magwakaw din kayo. Nasa timing lang. Yeah, nasa timing lang. Nasa timing. Hindi, tsaka nakakascore naman talaga si Mike eh. Kasi malakas katawan niya nung high school. Angat yung speed niya nung yung katawan niya. Yung footwork niya, ganda. So, yung finishing din niya, talagang angat dun nung time na yun. Nakita rin ng coaches natin yun. So, may tawag tayo sa kanya nun. Di ba yung kuya niya, the elevator? Siya, the escalator. Escalator! Talagang tinawag niya sa kanya nun? Cool! May tulong niya, the escalator! Bansha, alam niya na kung sino makulit ngayon. Lumabas na, lumabas na! Reminis ko lang, ano? Reminis na. Alala lang ba? Basta, ang ganda ng season natin yan. Maganda yun. Okay, tabi ko, scenario. Kunyari, hanggang ilang bang game ng finals pag high school? 3. Best of 3. O sige, game 3. Tapos last. Guro mo ano last shot, sino titira? Si tulong yan na, yun wala. So hindi na kayo nag-decision? Nag-decision ko siya, tira ko na to! Itapasa na lang yun pag nalulunod na yun. Oy, meron tayong final word. Hindi ko tinira. Pinasa ko kay Monching yata sa 3 points. Pati yung game 2 ng Lasal. Lasal. Parang sa akin yung, parang kumbaga, pag ikaw na nagpapatay ng oras, parang dapat ikaw na shoot, di ba? Pinasa ko kay Monching. Pero bakit mo? Kasi, pinantayan na ako eh. Wala ka ng choice. Wala ka ng choice eh. Hindi naalala ko nung sa against Lasal, si ano ang gumawa din sa atin, si Albano. Albano, gumagano-ganon pa. Wait, kasi yung first game natin, overtime, lamang ng isa yung Lasal. Nakuha ko yung bola, tinakbo ko eh. Tapos kinick out isa yung perimeter lang. Siya yung nagpa-game winner nun eh. Game 1. Corner Ben. Yan lang. Hindi, pero hindi 3 points. Sa baseline dun sa gilid. So, sinasabi mo ko, ikaw yung pala nun. Kasi pinasa mo eh. Oo, hindi talaga ako bakaw. Sino bakaw? Ano yun? Pampanalong assistant. Sa sino po ako? Actually, may copy pa ako nun eh, nung final, yung ano natin. Bigay mo naman sa akin. Bigay mo naman sa akin. Xerox mo. Xerox. Kaso bakit itong copy pa rin sa atin ni Sir Bomb sa CD lang. Tapos parang naka-splice siya ng per quarter. Hindi ganun kasi dati. After game, bigyan ka ng... May pwede mong kumuha ng copy, bibili mo yung CD. So yun nga, abangan nyo sa Pino merch. Pabili na. Para mapanood nyo si Maba. High school. Joke lang, joke lang. Ano natin question pa isa, ano? Most memorable moment ng tropa. Yun ako yung ano. Sa akin siguro yung basketball yung nanalo. Pero kasi ang dami namin ano yun, good memories. Yun. Pero kasi grabe yung pag nanalo ka yung sa ano. Hindi, pinakatumatak na sobrang saya nyo. Hindi ko sa kanya ito. Si Ma'am? Ano to eh? Alam ko. Di ba nung high school nanalo ka ng Prom King? Prom King ka ba? Wow! Pinson na ka! Dito lang natin nalaman yun sa Pinoy Insider, Prom King yan! Guys, dito nilang nalaman yun. Prom King ka, diba? Pino King na Prom King ka! Prom King! Prom King yan! Di mo matandaan? Hindi yata matang... Hindi tanggap? Natatandaan, hindi tanggap? Iba, iba. Iba, ayaw ni Claras. Nung nalala ko ng prom natin, nakita ko si AJ Locsin eh. Sini? Ah, yung... Kapatid, yung kapatid. Yan, nung last na. Hindi ko makalala. Kupis, kupis. Hindi ko makakalig ko yun. Sino ko eh? Hindi ko lang matanda kung si Awi yung... Tanong si natin. Si Awi, tanongin natin. Si Awi Tegwin? Tanongin natin. Ah, okay. May tanong, may... Prom King siya nung fourth year natin. Si Mav? Baka may isang... Nasa multiverse ka niyan. Multiverse. Anong year? Hindi ko dalawa prom King. Kaya nga. Yung pangalawa. Yung last, yung fourth year na. Fourth year na tayo. Prom King ka ba? I don't know any year. Alam ko meron na siya yung third year. Ikaw, ano ba nun? Wala, parang dinagandaan niya yun eh. Parang duda. Yung scooting niya, pang ano talaga yun. Makintab na, ano? Makintab na violet. Uy! Yung hindi normal na kintab. Yung kulay na talaga na parang pagkinig na mga iba ko pa. Tapos yung leather niya na relo. Ano yung kulay talong? Kulay talong ba yan o ube? Hindi, light violet. Yung pag sinapakita, violet. Light
sama. Wait lang. Kulay mga naranasan ng mga bata mo nung last game nyo. Parang gano'n. Namasahay. Proceed na tayo sa ano. Ito na, may tinatawag tayo. Ay, hindi, ito. Ito kasi, syempre, ano pa tayo nagtatawar. Ngayon, maging seryoso tayo. Ano naman yung mabibigay niyong advice sa mga gusto mag-force na game makapasok sa PBA? Siyempre, as opposed kayo, grabe, mga iniidol natin ito. Ngayon, nandito kasama natin. Magbibigay sila ng mga advice. Ayun nga, ano, unang-una, ano talaga, yung kung ano yung plano nyo, parang ibigay nyo kay God para alalayan kayo, i-guide kayo. Tapos talagang ano lang, pure hard work lang talaga para makamit nyo yung, ano, yung pangarap nyo maging PBA player. Tapos, ano, enjoy the journey ba? Kasi, ano yan eh, ups and downs yung ano, journey ng basketball. So, dapat maging ano ka lang talaga, parang ito nung mangyari, bagsak ka man, plakda ka man. Be ano lang, resilient lang talaga na. Diba pare, PBA? Ano yung sabihin ng resilient? Kaya kahit anong adversity, yeah. Sa buhay, talagang parang ako. PBA player ako, pero tatlong beses na akong na-operahan. Pero di ka sumusuko. Hindi suko. Kang susuko kahit di ka ginagamit. Pareho tayo. Laban lang. Ready ka lang. Ang importante naman, sikreto naman dyan, pag tinawag ka, dapat ready ka. Ano nangyari? Patay ka. Lalo kang babagsak. Hindi ka ready. Totoo. Diba? Yan. So ganun lang talagang pagpursige niya lang at huwag kayong mawawala ng loob kung ano mamangyari. Pray lang kayo lagi. Hindi naman kayo papabayaan ni God sa kung ano yung gusto niyo sa buhay. Kaya, tama. Di ba Mike? Tsaka, pag tama lang si Kuya Mike, hindi magsalita eh. Di, tsaka hanap kayo ng ano, friends na... Parang sinasabi mo na lang, wala na ang sasabihin. Di, hanap kayo ng ano, yung mga kaibigan niyo na iaangat kayo. Hindi yung parang crab mentality. Kasi pagdating sa... Hindi ako naguhugot ha. Parang na-experience ko lang na hindi lahat ng kaibigan mo. Parang hihilain ka pataas eh. Minsan hindi mo napapansin, hihila ka pababa. Pero hindi rin nila napapansin yun kasi nag-enjoy sila sa mga masamang bisyo. Tulad sa kwento kanya ni Coach, di ba? Nung dumating si Kuya Mike, imbis na parang mainis siya lalo, pinagpursigi na lang si Coach na mag-insayo. Then parang na-motivate siya lalo. Tapos yung circle of friends nila, tulad naman sinabi nila kanina na wala masyado yung pinakamalalang kuloy, walang maloko. Mm-hmm. Lahat sila, same goal lang, isa lang goal na nga, gusto makapasok ng PBA kasi high school pa lang, yun naman pangarap lahat ng tao. Tapos, so yan, si Kuya Mike naman. Yung Mike. Nasabi ko na lahat. Tama. Sa akin siguro, una hard work talaga. Hard work, tapos, yun, mag-aral sila. Mabuti. Kasi syempre, di naman kayo makapaglaro ng high school or college kung di kayo mag-aaral. Tapos, lumayo kayo sa masamang bisyo, lalo na yung drugs, ganun. Dapat focus kayo lagi. And syempre, mag-pray lagi. Kasi yun lang talaga yung kakampin dyan. Si God. Yan. Yun lang. May isa ako napansin sa mga sinasabi ng mga pro. From Kuya Ping, Kuya JJ, sila Kuya KG. Isa sila na sinasabi, sila Kuya. Lagi nilang sinasabi is, kay God muna. So, yun lang. Huwag niyong kakalimutan na mauna si God, tapos sunod-sunod na yan. Diba? Tama. Lahat narinig ko sa kanila. Lahat sila. Kahit naman hindi PBA pinag-uusapan natin, lahat ng sinabi ni Russell, ma-apply yun sa kahit anong larangan eh. Kahit na ano man yung trabaho mo, singer ka man, astronaut ka man, janitor ka man, or kung ano man yung status mo sa buhay, yung lahat ng sinabi ni Russell, applicable lahat yun. So, yung hard work, bigay mo kay Lord, which is, alam ko, iba sa inyo, hindi nyo masyado naiintindihan ano ibig sabihin nung bigay mo kay Lord yung pangarap mo, yung mga problema mo. But, may point sa buhay mo na darating yung pagkakataon na maintindihan mo yun sa mas malalim na paraan. So, katulad ko, parang ilang years ago ko lang talaga naiintindihan yun. Pero once andun ka na, mas magiging mas madali, smooth yung lalakbayin mo eh. Kasi in every step of the way, parang nilalatag ni Lord yung tatapakan mo. Matatapa ka, yes, pero mas madali ka makakabangon. Kasi mas meron ka ng courage, tsaka disiplina, tsaka paniniwala sa sarili mo na kakayanin mo. So, ayun lang. Yun lang naman talaga. Amen to that. Totoo yun. Parang siya, hindi siya parang nag-PB eh. Pero naging iba yung naging ibang purpose sa buhay. Sa ako nag-PB si Watch, pero nakagano. Nakaganon yun. Pumunta ng Manila si Manila. Hindi, pero napaganda. Pero, sa akin talaga, ginawa akong challenge talaga yun.
nagtatawa na kami ni Mike magkasama kami, pero pag-uwi ko, tinatrabaho talaga yung spot ko. Kasi talent sa talent, talagang magaling si Mike eh. Size, mas malaki siya. So, yung ako, yung effort lang talaga at saka hard work lang yung magiging puhunan ko. Kaya, nung dumating si Mike, blessing din in the long run kasi mas, ano eh, mas... Motivate ka. Mas tinrabaho ko yung mga trabaho siguro na hindi ko dapat gagawin kung hindi siya dumating. Pero hindi ko yun, ano, hindi natin yun dadalhin sa court na parang masama yung loob yun. Pero inspirasyon natin yun. So, kung meron man sa inyo, na bigla may dumating, kaspat nyo, di ba? Trabahuin nyo lang. Kasi, in the end, kayo rin naman yung pwedeng ma-down, kayo rin naman yung pwedeng makakuha ng spot na pinagtatrabuhan nyo. Pero whatever happens, in the long run, magagamit na at magagamit nyo yung moment na yun na binigay sa inyo. Nasa inyo na lang yun kung ano yung perception nyo nung pagkakataon na binigay sa inyo. Mm-hmm. So, yun. Yun lang. Kima, naiintindihan mo? Hindi, kasi ang pag-aintindi ko na, may kaspat ako. Pag sa gate, tatago ko na yung sapatos. Umakalaro. Yun ata yung naririnig ko na ano eh, you don't have to train, you don't have to work hard. You have to work smart, work smart. Yes, diba? Oh, tago mo yung sapatos sa kasmat mo! Ba't ka mag-shoot yung 100 araw-araw kung pwede mo naman sirain yung sapatos mo? Oo, diba? Ang makabangit yung tatlo. Tago mo yung sapatos! Huwag ka ng sapatos, diba? Hindi ba kalaro, bawal yung tablet, saka pa, bawal. Pag hindi na kalaro, hindi ako yung papasok. Wala kasi ano, ikaw na yan. Parang napilitan naman, ikaw na yan. Ikaw na yan. Diba? Punta na tayo sa ano. Kasi diba yung sa mga talks, meron silang pass talks. Eh sa atin basic rule, natawagin natin yung fast break. Fast break, let's go! Sama na, wait lang, sama si coach. Sama si coach, wala ko wala. 1, 2, 3. Pagano'n yung tanong natin, 1, 2, 3. Sasagutin niyo lang siya ng 5 seconds dapat. Mabilis na mabilis. Oh. Pang pasmado siya na. Hindi, literal! Pang pasmado to! Kabahan na kayo! Kabahan na kayo! Pagmumug ka muna ng holy water. Okay na, okay na. Ito una. Complete the statement ako si... Mike. Russell. Mav. Kung ma-mavs. Mavs. Mav lang. Couch mavs. Kung gamit ka sa banyo, ano ka? Tabo. Shower. Sabon. Sabon? Uy! Kailangan mo, kailangan papadulan! Kailangan nahulog yan! Hulogin mo! Ano ba yan, Russell? Gano'ng katagal maligo? 10 minutes. Gano'ng same? Same. Pinakamagandang babae na kilala mo. Bukod kay AFG. Mali! Nanay ko? Nanay ko. Ang lang ko din. Awi. Lights on, lights off. It depends. No, beto ko beto. On. Lucky number. 13. 8. 7. Bagay na lagi mo nakakalimutan dalhin. Lip balm. Yung brief ko. Yung artist. Yung extra brief. Hindi ko magandang tumatakbo. Na oo. Lahat. Si coach kanina madaling araw, nag-aarap na cellphone. Tapos mamaya tinanong, nakita mo na, nasa inarim na unan ko. May nakalimutan? Lahat. Sexiest part of your body. Ay! Abs. Wow. Patingin nga, pag ganyan kasi pinapakita. Wala ko. Ano yung pinapakita talaga? Ano lang, sa taas lang. Wala pa, under construction pa yung sa taas. Oo. Sexy nga. But. Kaya lang pakita. Hindi. Sabi ni Ami, lahat daw eh. Si Umala! Mga demonyo. Hashtag ng buhay mo. Laban lang. Be brave. Resilient. Mob siya may basketball. Ikaw, hospitality. Hospitality. Lalaki o babae? Ano yun? Lalaki. Hindi, kahit ano. Basta lalaki o babae. Babae. Lalaki. Chicken wings or chicken breast? Chicken wings. Magnolia chicken, chef. Singit pa yun! Chicken wings. Hirap o sarap? Hirap.
Hirap. Like loading niya. Paano mo nare-release yung galit mo? Yeah. Sige, sigaw. Sige, sigaw. Ito, ano pa? Oh, talk mo. Oh, ano yan? Violente yan eh. Violente yan eh. Daw, ano, motor or nagbabay? Pag galit. No! No, 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 no! Salita ko sa BBA ng motor. Shooting. Shooting, oh. Hmm? Past, present, or future? Present. Past. Present. What makes you angry? Ikaw. Ano sa mga tayo? Sinas nating bibig eh. Marami sa blame. Ano ulit? What makes you angry? Hungry. Hungry. Hindi ako pa nag-inig. What makes you happy? Food. Hungry. What makes you happy? Happy, So, isaw na! Isaw na! Pag makita mo sa'yo yung asawa ko. Cut nyo na. Oo. Cut nyo ka lang, basta yung asawa. Basta yung isaw. Cut nyo yung happy ending. Happy ending, ano ba yun? Coach. What makes you happy? Si Vino, tsaka siya. Wow! Kung sapatos ka, anong sapatos ka? Jordan 1. Kobe. Kobe 4? 4? Kagiwa 4. Left-handed or right-handed? Right. Kaya pala, laki right. Naman kanan yung kamay. Kananete. Motor o kotse? Motor. Motor. Kotse. Pares o lechon? Lechon. Lechon. Pares. Facebook o IG? IG. Facebook. Facebook. Walang kain o walang tulog? Walang gising. Walang kain. Oh, walang pera eh. Favorite brand ng damit? Supreme. Pino. Koskos. Pino? Pino merch. Ayan guys, oh, may Pino merch tayo. Favorite? Mali yung sagot natin, pare, naka-Pino tayo. Wala ko yung Pino, una yung gusto. Favorite basketball player? Kobe. Kobe. Curry. Wow. Ipis o taga? Wala. Wala. Ay, papatayin ba yan? Kainin. Ipis o taga. Di ba kitsi coach, ba't tinanong? Dump or jelly? Jelly, yun lang kaya ko eh. Ay, nagtutuwan dunk to dati, di ba? Yung mic. Pero wala na. Wala na, 30 na eh. Dunk. Jelly. Jelly. Mag-abot yun it eh. Top-board ko may top-board. May top-board ka ba dati, coach? Hindi. Mabagal o mabilis? Mabilis. Mabagal. Ano yung best time nyo mag... ano? Umaga. Mag-ano? Ano? Umaga. Evening. May consolation na ano na ticket na mga PBA game. Yeah! Shoutout! I just manok. Dahil may manok din. No, may manok. Anong manok? Manok. Shoutout! Shoutout ano? Sa mga fans ng mga Pino, ano to? Insider. Keep watching guys. Para malaman nyo yung mga kalokohan ng mga to. Ako, shoutout ko lang yung number one fan natin sa ano Sambuanga, si Boss Raymar. Boss Raymar! Grabe, sana makakabalik po kami dyan sa Sambuanga part 2 tayo. Sama na natin si Mike. Yeah. Yun! Gagalap na si Mike. Siguras, sama? O sige. Eh, pasmado yung bibig. Di ba naglaro kayo ng PBA Moto Club? Bakit hindi nyo nalang imbitahin yung mga OG ng Pino Mavs? Sino ba yun? Mav. Mike. Yan. Ako. Si Ian. Si Dexter po. Ayun na yun. Laban na tayo. Maganda mangyari yan. Dito gawin yun. Dito gawin. Hindi. Pwede. Di ba? Tama. Part 2. Di ba? Paano kaya sa PBA Moto Club, no?
kaya maglaro kayo, wala ko yung PBA Moto Club. Wow! Yung PBA game. PBA game na pala. Hindi, ano pa rin kami, part kami ng ano eh, kami yung mga OG na. Yan! Mga mamsa yun. May OG pa tayo nag-plan. May mas OG pa. Yung OG, in-OG pa. Ito, pero ito yung pinaka-OG talaga. Oo. Original Insider. 6 years old pala ito, kinala ko na ito sa game. 6 years old siya, 12 years old ako. Masabi ko lang ha, kasi bago lang, ngayon ko lang sasabihin sa Pinoy Insider. Okay. 6 years old to, sasaksakin ako nito. Bakit? Brutal ka! Sobrang pikon nito ng bata. As in, sobrang pikon. Inasar namin, umuwi ng bahay, dito ang tuwa ka. Kasi syempre, napaiyak mo yung bata. Masarap sa feeling yun, ang bulik eh. Pagdabas, may dalang kutsilyo. Takbuhan kayo? Takbuhan kami. Takbuhan kami. Kaya ito yung pinaka-OG talaga. Kung naabutan ako nun, walang map. Phenomenal ba siya? Amachi! Silaksak talaga. Nakabol! Talaga eh, babaw ka lang sa wood. Mga brody! Yun lang! Teka! Saan ang pangalan na ito? Di na nila naman. Si Elden. Coach Mab. Mab 2.0. Si Elden. 2.32. So, yun lang mga brodies. Siya nga pala si Elden. Si Kim. Si Joseph. Inside. Out. Kanina! Ang tagal mo! Out eh. Yung mga brodies. Yung anak ni Melay. Hindi ko alam yun eh. Updated din? Sample. Paano nga yan? Tapusin na nila. Tapusin! Susunod na episode nila. So thank you guys. Ako nga pala si Elden. Ako pala si Joseph. Ako nga pala si Kim. Kami ang Fino Insiders. Inside out.